kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kay ano? Kay Feli. Ang misa po natin ngayon ay mapapakinggan sa Radio Veritas 846. Magsitayo na po ang lahat. Jesus,
Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, unang-una po sa lahat, Happy Fiesta po. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At upang maging handa at maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matukan ito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikim at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng natuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namatay. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Hindi nila nalilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin, uliningin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipuni ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taas ng Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya'y pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat siya'y pagkunwari, balat kayong matatawag. Ang kanilang mga puso'y nagahari kataksiksilan. Hindi sila natatapat sa ginawa nilang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ganun pa may palibas ay Diyos siya'y mga bagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakit. Kaya't siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay. Bagkos, hinubad niya ang lahat at katangian ng pagka-Diyos, nagkataong tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Samba sa iyo at pumasapus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Mga minamahal kong deboto, happy fiesta po. Pakingitian naman po ang inyong mga katabi, pakisabi sa kanila, mahal ka ng Diyos. Atin pong sabay-sabay na papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Tapos na po ako. Ay, hindi pa po. Gusto ko pong simulan yung aking pagninilay sa ating kagustuhan na makita yung ating Panginoong Jesus Nazareno. Ano po ang tema ng ating fiesta ngayong taon? Sabay-sabay po nating sabihin, ibig po naming makita si Jesus. Ayan po, tingnan natin yung ating Panginoon sa dambana. Tingnan po natin yung ating Panginoon sa krus. Gusto ko pong simulan yung aking pagninilay sa tanong na ito. Alam niyo po ba yung expression na parang mukha ka namang Biyernes Santo? Alam niyo po iyon? Parang mukha kang Biyernes Santo. Ano pong ibig sabihin kapag sinasabi natin na parang mukha kang Biyernes Santo? Ibig sabihin parang malungkot, parang nahihirapan, parang kawawa.
Gusto ko pong ipakita sa inyo ang mukha ng Biyernes Santo. Tingnan niyo po yung ating Panginoon sa krus. Ayan po ang tunay na mukha ng Biyernes Santo. At ayan po yung mukha ng hinahanap at ipinagdiriwang natin sa ngayon. Ano po yung mukha ni Jesus sa krus? Pangit na. Bakit? Dahil sa mga bugbog, mga sugat. Pangit na dahil pinapangit ng mga naglapastangan sa Kanya. Pangit yung Kanyang mukha dahil sa mga kasalanan ng bawat isa sa atin. At pinili niyang tanggapin yung kapangitan na iyon para yung bawat isa sa atin hindi maging pangit, hindi mahirapan, hindi malapastangan, hindi maging mukhang kawawa, hindi maging mukhang nahihirapan. Tinanggap niya yung dapat na tayo yung tumanggap. Kaya nawa mga kapatid, yung ating mga buhay, tunay na magpasalamat sa Diyos dahil dumating siya dito sa ating mundo para yung mga parusa dapat ng ating mga kasalanan, hindi na natin danasin, siya na po yung tumanggap. Kaya magpasalamat po tayo sa Kanya. Kaya ang unang imbitasyon po mga kapatid, hindi na natin natanggap yung kapangitan ng ating kasalanan. Siya na po yung tumanggap. Huwag na natin hayaan yung ating mga buhay na pumangit pa dahil sa pagpili sa kasalanan at masama. Magsumikap po tayong maging mabuti. Magsumikap tayong maging mapagmahal. Magsumikap tayong maging tapat sa ating mabuting Diyos. Dahil ayaw niya na maging pangit yung ating mga buhay. Tingnan niyo nga po yung inyong mga katabi. Ano po bang itsura? Maganda. Yung kagandahan po ng ating mga katauhan, yung kagandahan po ng inyong mga katabi, nagmumula yan sa sakripisyo ng Diyos para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, baunin natin yung unang paanyaya. Huwag na natin piliin ang kapangitan dahil ginawa na tayong maganda ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya ipaalala natin, sabihin sa mga katabi ninyo, maganda ka na. Ayan. Parang ayaw niyong sabihin. Kung hindi man po sa panlabas, pinaganda po ng Diyos yung ating kalooban na tinitingnan ng ating Diyos Ama sa kalangitan. Yun po yung pinakamahalagang panatilihin nating maganda, yung ating kalooban na ginawang maganda ng ating Panginoon. Yung ikalawa pang pagninilay ko ay tungkol sa kagustuhan ng Diyos na makita tayo. Bago pa lang natin ibigin na makita yung ating Panginoon, inibig niya nang makita tayong lahat. Alam niyo po, sa simula pa lang ng ating mundo, sa unang tao pa lang na nilikha niya, matatandaan po natin, isa sa mga unang tanong niya, kanila Adan at Eva, ay nasaan kayo? Nung sila ay pumili na magkamali, pumiling sumuway sa utos ng Diyos, sila ay nagtago. Pero yung ating Panginoon po, yung ating Diyos, sa Kanyang pagtatanong, nasaan kayo? Ito ay nagpapahayag na ninanais tayong makita ng ating poong Jesus Nazareno. Ninanais tayong makita ng ating Diyos Ama kahit na tayo ay pasaway, kahit na tayo ay sumusuway sa Kanyang mga utos, kahit na tayo ay nagkakamali at pumipili ng kasalanan sa ating mga buhay. Palagi po tayong hinahanap ng ating Panginoon. Hinahanap tayo dahil ayaw niya tayong maiwan sa kabagsakan. Nais niya tayong dalhin sa kaligtasan. Kaya naman siya bumaba sa lupa.
yung ating poong Jesus Nazareno para tayong mga nasa lupa ay maiangat niya sa kalangitan, sa kaligtasan. Kagabi po sa ating vigil program sa Quirino Grandstand, may mga kwento po ng mga buhay ng deboto na nagpapakita ng pagliligtas ng Diyos. May isa pong kwento ng dating basag ulo. Kwento ng nakulong. Siya'y nakulong ng ilang beses. Pero nung dumating yung poong Jesus Nazareno sa kanyang buhay, nung nahanap siya ng poong Jesus Nazareno, ngayon, kahit dating basag ulo, ngayon ay may pagbabago ng buhay. Ngayon ay patuloy na naglilingkod sa ating poong Jesus Nazareno. Ngayon ay nagdadala ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang buhay. Meron pong isang kwento ng isang nanay na nagkaroon ng sakit ng kanser. Wala siyang malapitan. Parang pabagsak na yung buhay niya. Nawawala na ng gana. Pero nakita siya ng poong Jesus Nazareno. Lumapit siya, kumapit siya sa pananampalataya sa poong Jesus Nazareno. At dahil doon, nagkaroon siya ng pag-asa para lumaban at maging matatag para sa kanyang pamilya. At matapos ang ilang mga sessions, at matapos ang isang taon, tiningnan yung kanyang kalusugan, yung kanyang kalagayan, wala siyang sakit. Wala na yung kanyang kasakitan. Ibinigay ng poong Jesus Nazareno yung pagliligtas na hinihingi ng kanyang buhay. Meron din pong kwento na parabang hindi na nila alam kung paano pa magpapatuloy sa buhay dahil sa hirap at panguhusga ng ibang mga tao. Sa hirap ng buhay, nagtitinda lamang ng sampagita, hindi niya na alam kung paano mapagpapatuloy yung kanyang pag-aaral. Pero dahil nakita siya ng poong Jesus Nazareno, lumapit siya, kumapit siya dito sa dambana ng poong Jesus Nazareno, natulungan siya ng programa na ibinibigay ng parokya ng dambana ng poong Jesus Nazareno. Ngayon ay nakatapos siya ng kanyang pag-aaral. Nagdala ng kaligtasan yung paglilingkod ng poong Jesus Nazareno sa buhay niya. Ngayon, tumutulong na siya sa kanyang magulang, sa kanyang nanay na nagtaguyod sa kanya. Mga kapatid, nasaan man tayo sa buhay na ito, para bang nawawalan tayo ng gana, parang hindi na natin alam kung saan kukuha ng pag-asa, kung hindi na po natin alam kung saan, kung paano makapagpapatuloy sa buhay na ito, ipinapaalala po ng Diyos na naririto siya. Hinahanap tayo ng Panginoon, ninanais tayong samahan sa ating mga krus sa buhay na ito. Ayaw niya tayong pabayaan. Gusto niya tayong dalhin sa tagumpay at kaligtasan. Pakinggan po natin yung sinasabi sa Ebanghelyo. Tayo nawa ay sumampalataya sa Kanya. At kung sino man ang sumasampalataya at nagtataas ng kanyang sarili sa ating poong Jesus Nazareno, ay dadalhin niya palagi sa kaligtasan. Yung ikalawa pong ipinapaalala sa atin ng araw na ito, meron tayong Diyos na matatakbuhan. Meron tayong Diyos na makakapitan. Meron tayong Diyos na nagnanais ng magandang kinabukasan sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa ating pagdiriwang ng piyesta ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, nawa patuloy nating ilapit yung ating mga loob sa Kanya. Dahil hindi niya tayo iiwanan sa traslasyon ng ating buhay. Hindi niya tayo iiwanan na talo at bagsak sa ating mga paglalakbay sa buhay na ito. Hahanapin tayo at aakayin tayo palagi ng ating poong Jesus Nazareno. At nais niyang mapanatili natin yung kagandahang ibinibigay
ng kanyang pag-aalay ng buhay para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, walang hanggang pasasalamat sa Diyos na nagnanais ng tagumpay at kaligtasan sa ating mga buhay. Viva poong Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ating sasabihin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng nugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpapaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan ating itaas sa ating pong Jesus Nazareno ang ating mga panalangin. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno,
Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nataig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Jesus,
Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inialay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, naputi mo sa hirap at sa ika'y kasakasama mo ang sangupong kasal. Sana'y pakinggan mo na mapapuli ang mga paghihirap mo. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, mga deboto ng Poong Hesus Nazareno, kapag tinitingnan ko po kayo ngayon dito sa harapan, ngayon po nakikita ko yung kagandahang ibinigay ng pag-aalay ng Panginoon sa kanyang krus. Nawa mga kapatid, panatilihin natin yung kagandahang mayroon sa ating kalooban upang tunay nating maipakita yung kagandahang loob ng Diyos sa ating mundo. Tayo po yung magdadala ng mukha ni Jesus sa ating mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.